thank you. 1, 2, 3. Oh, thank you. Okay. Bili tayo pera, oh. Tikman natin kung masarap si egg. Ay, masarap si X. Kaya lang mas masarap yung present. What's up mga papa? Magandang umaga po sa atin at mga paps. Nandito po, meron tayong binabat na tilapia sa suka, paminta, tapos asin. Atin po ngayon lalagay dito sa plastic, tapos dadali po natin sa kampani at lalagay po natin sa rep. Gusto mo kasi itong ibabad po sa suka ng isang araw. At mamayang hapon po natin lulutuin. Wala pong araw ngayon, gawa na may bagyo po dito sa Taiwan. Makulimlim po, kaya hindi natin may bibilad. Mababasa lang po, masasayang lang ito ating suka na pinagbabaran tapos yung tilapia na huli natin pinagpaguran. Tapos bukas, araw ng Friday, hindi pa natin alam kung may pasok bukas. Bali, 3 piraso po ito binabad natin ito. Pinaghati-hati lang po natin. Last, dali na po natin sa kampani. Tara, sa kampani na po tayo. Lagay natin sa rep. Ayan, dala na po natin yung tilapia. Binalot na po natin sa plastic. Papasok na po tayo, magdadrive na. Tapos natin yung ating ilaw. Basta ilak natin. Okay. Ayan, dito na po tayo sa kampani mga kapos. Tapos, bumili na po tayo ng ating ano. Bird pass. Ang ating daing. Time in po tayo. Lagay po natin sa rep. Nilagay tayo dito mga chocolate mga paps kung pasalubong na tutunaw kasi kapag din natin nilagay sa rep sa malam kasi meron pa rin tayo chocolate dito. Kuha tayo. Breakfast po tayo. Milk tea po ito ng mga lamig. Baklo! Chupan! So mo yan ah. Oh, thank you! Oh, binigyan ako pera. Okay, okay. Sisini yan. 1, 2, 3. Oh, thank you. Okay. Binigyan tayo pera, oh. Ito po yung ano, lagi yung pinibreakfast kapag nakikita niyo po sa video. Kapag bumibili po tayo doon sa bilihan ng pang breakfast. Masarap po kasi ito. Although marami pang pagpipilian doon. Yan, ito po yung talagang gusto ko. Lalo na pag nalagay ng ketchup, masarap. Huwag na yung makinang kasi hindi na natin ang battery fill kapag maangang masyado. Kain po. Work na po tayo. Open na po natin yung machine.
At hindi papalitan yung grinding wheel kasi medyo malaki pa po siya, makapal pa. At ito pa rin yung gawa natin. Pukutin na lang, ito na lang siya. Ayan, trabaho na po tayo. Ganito, wala na siya. Basta isasalpak lang natin. Tapos natin yung grinding mo. Let's go! Okay. Tayo mga paps, ito po yung ating lunch. Kaya na po tayo mga paps. Ulam niya ya. Sarap. Si Papa maraming foods. Launa na mga pap, trabaho na. At kung napansin nyo, iba na po yung aking damit. Kanina po, umuwi po ako sa dorm. Nagpalit po ako ng damit kasi medyo nainitan po ako sa damit na yon. Kaya iba na po yung damit ko ngayon. Tapos bumili po ako ng nung mainom kanina sa 7-Eleven. X. Tikman natin kung masarap si X. Ay, masarap si X. Kaya lang mas masarap yung present. Ayan, out na po natin. Ito na po yung ating binabadya suka na tilapia. Ito na po natin sa drum. Pero punta po muna taki tatay. Out na po natin. Ayan, drive na po tayo. Ayan, drive na po tayo. Pero diretso po muna tayo kay ano, kay tatay. Ayos, sa grocery muna tayo. Diretso pala mga paps. Nag-grocery muna tayo pang bigay po kay tatay kasi 1 week na po, every week po nabibigay tayo kay tatay ng kanyang ayuda. Ayan, nakatawid na po tayo mga paps dun. Pasok na po tayo sa loob ng grocery. Bibili tayo ng para kay tatay pang 1 week niya. Paborito ni tatay ito. Dalawa. Bigas para kay tatay. Ayan, since nandito na tayo, may nakita tayong munggo. Ayan, bilhin na lang po tayo ng munggo. Kaya pala mahal ito, medyo marami. Ito isang lutuan, sakto na po ito ngayon lang. Ayan, okay na. Grocery na tayo para kay tatay. Ito na po. Punta na po tayo kay tatay, dadrive na tayo. Yes sir! Ayan, drive na po tayo. Let's go! Ayan.
Ayun, tama, nakagaw tayo. Banda rito sa may amin mga paps, hindi ko lang alok kung buong Taiwan. Kapag ganitong rush hour, pag yung out sa trabaho, ganyan, dami pong mga nagmamando-mando ng sasakyan para iwas siguro sa ano, disgrasya, mga madalian. Kaya napansin ko dito, simula nung bago ako dito, pag rush, pag yung labas sa trabaho, pagpapunta po sa trabaho, dami pong nagmamando. Traffic dito. Saan po tayo abot? Ang pasal naman ito. Nandito na po ulit tayo kay tatay. Bako-bako na yung daan dito. May daan na dito. O, pabalik-balik si tatay. Kaya yan po yung daan. Pagod yung ginagawa ni tatay na yan. Balik-balik siya. Dito kaya siya. Inagal kitang kita kung tao wala. Hindi natin alam. Wala na naman. Pero nandito yung kanyang ano, ang kalakal yun. Yan, bigyan na po natin kay tatay ito. Tingnan natin si tatay at nakikita-kita natin dito, wala kanina. Ganda mo kanyang ano, kamote. Hello tatay. At kung napansin nyo, din na po tayo nagdadala ng tubig kasi sabi ni tatay, meron daw siyang nakuha mga tubig dito. Kaya niya no. Eh, may bigas pa naman siya. Nagtagal na mantika natin na ito binigay. Saka yung asin. At bigas niya eh. Eh, may bigas na naman siya. Pero may bigas pa rin tayo dinala sa kanya. As yan ang kanya mga iniipo na tubig. Tingnan natin kung dito siya sa loob. Wala na naman. Pero mas okay na po yun mga paps yung laging wala siya dito kapag ano, kapag nararanap na natin, ibig sabihin busy siya sa kanya mga ginagawa, kaysa katulad nung dati na madadat na natin dito, laging tulog, laging lasing. Mas okay na po yun at nabanggit niya sa akin ano, hindi na daw siya umiinom po ng alak kasi napansin niya daw sa kanya sarili na kapag umiinom daw siya ng alak lalo siya nanghihina, kinabukasan daw masakit ang kanyang ulo, ganun-ganun. Tapos yung katawan daw niya ay ano, parang di daw niya maipaluanag, kaya mas okay na po yung ganyan, yung wala siya nadadatanan natin dito kapag hapon. Ibig sabihin niyan, ano po siya, busy siya sa kanyang mga ginagawa. Mas okay na po yung kaysa nag-iisa-isa siya dito na higa-higa, tulog-tulog, abala po siya, siguro naliligaw, mayroon siyang natitipuhan. May drinks pa tayo. Ito yung bigay pa natin, no? Ito po yung bigay natin. Iiwan lang po natin ito dito, gaya nung dati. Ayan, gaya nung dati. May itlog, may noodles, may bigas, may kung ano-ano po. Ayan. Balik na po tayo sa, ano, sa ating dorm kasi magluluto pa po tayo tapos uulan. Nagbabanta po yung ulan. Naulan na nga, oh. Napatak na doon sa tubig. Ayan, tara na, hindi na tayo magtatagal. Baka mabutan tayo ng lakas ng ulan. Ayan, para kay tatay, mayroon po tayo lagi binibigay sa kanya every week. Ayan, salamat po sa tilapia talaga. Ayan, tara, let's. Kumain siya, oh. Mayroon na gano'n eh. Pinaghugasan. Tapos to, dapugan niya. Oh,
minit-init pa yung kanyang pinaglutuan. Tara, habang hindi pa malakas po yung ulan, di na natin hintayin si tatay. Drive na po tayo, pero bago tayo umuwi, kuha muna tayo ng kulitis, lalakok po natin sa munggo. Yung munggo natin is ito. Papalambutin po natin. Tapos piprito po natin yung ating binabad sa suka na tilapia. Ayan, tara, punta muna tayo sa kulitisan. Hanap tayo. Hanap tayo. Ito, may napansin tayo. Ayan, dahon na ampalaya. Ampalayang ligaw. Sus, ang dami po. Ang dahon ng ampalaya. Tama-tama po ito sa munggo. Ang kukunin sana natin is kulitis. Kaso may nadaanan po tayo ampalaya. Yan na lang. Jackpot. Huh? Biyaya. Oh. Pag pinagpapala ka nga naman. Ang dami. Kalat, ang dami putik nyo. Mga tilapia, mga ligaw na gulay, mga ligaw na babae. Ay, hindi pala yun. Hindi pala kasama yung ligaw na babae. Hanggang dun pa, ang kalat, hanggang dun. Ang dami. Okay na po ito. Lagay lang po natin sa munggo. Ang dami po. Ayan o, mga nagkalat. Ang dami o. Ayan o. Mga ligaw na ampalaya po yan. Ang dami. Dadami pa yan. Hanggang doon. Ayan pa o. Wah, hanggang dito. Ang dami o. Ayan o. Oh. Tara, uwi na po tayo. Uulan na. Kaya? Kaya? Hanawa! Hindi niya makapinawala yung Taiwanese na ginugulay daw to. Tara, drive na po kasi napatak na po yung ulan. Basa na yung ating upuan. Ayan, tara, let's! Daming mga maharang sa ating ano, mata. Mga insekto yan o, kung nakikita nyo. Sakit sa mata. Ayan, dito na po tayo sa dorm at binabina po tayo, tapos sumuulan-ulan pa. Nabasa ka po sa laman. Tapos muna po tayo sa luna. Ayan, nandito na po tayo sa kwarto at nakapagpalit na po tayo ng damit, nakapaglinis na rin po ng katawan. Tapos ito na po yung ating mga nakuha na ligaw na palaya. Sariwang-sariwa. Tapos kanina dumaan po tayo sa grocery, bumili tayo ng tikado, sibuyas at bawang, tapos luya. Tapos ito na po yung ating mga. Ayan, mag-prepare na po tayo dito ng ating ano, lulutuin. Ito pa palambutin pa po natin at si Bro magluluto pa po doon ng kanya ano, kanyang putahe habang busy po siya sa kusina. Tayo dito magbibisi-bisihan din, tapos mag-iwan na rin po tayo ng mga Ricardo. Tapos parehas na po kami vlogger ni Bro, kaya yan, busy-bisihan. Huwag po kayo magtataka kung ano, kung minsan isa lang po kami kumain, magkabukod, sulo yung gala, solo yung mga pinupuntahan. Kasi kung parehas po yung video namin, hindi na po suspense sa mga viewers. Eh, parehas po kami mga vlogger na. And mag-iwa na po tayo mga paks natin mga tado na natin si Luya. Tataka na mga ibang viewers po ni Papa Ryan, may Luya yung munggo. Hindi naman po tatanggihan mga paks. Saka mas masarap po yung may Luya. Busy po si Bro doon pagluhuto ng kanyang putahe, tinula yata eh. Panoorin niyo po sa kanyang video. At gaya po nung sabi namin sa inyo, o sabi ko po, hindi po kami napupokus sa pangisda lang.
mas maganda po yung ganito, salitan yung fishing, buhay OFW, para makita nyo rin po yung pamumuhay namin dito bilang isang OFW, paano po makasurvive, paano makatipid. Kasi kung fishing-fishing lang, madali lang po gumawa ng ano, content sa fishing. Hagis ka ng lambat, huli, luto, ganyan. Madali po. Although, mas maganda po yung ano, yung talagang makikita yung buhay namin dito. Hindi lang po yung talagang pangisda at pangisda. Para makilala nyo rin po kami. Kung paano po kami mag-discarte. Araw-araw, hindi lang pangisda. Dahil po yung dati, puro fishing po yung ano natin, nakapokus tayo sa fishing. Ngayon, sinamahan po natin ang buhay OFW, mas nakilala nyo po kami. Tapos kanina mga paps, kung napansin nyo po sa video, kanina umaga, mayroon pong nag-abot po sa atin ng pera worth of 5,000. Taiwanese ko pong katrabaho yon. Hindi ko po nabanggit kanina kung saan po yun. Kung para saan. Kasi alam po nung katrabaho kong Taiwanese, napauwi na po ako sa Pilipinas. Ayan, bilangan natin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5,000 po. Alam po nung katrabaho kong Taiwanese, napauwi na po ako sa Pilipinas. Kahapon, bago mag-uwian, sabi sa akin, Asyong, Tagalogin ko na lang po ang mga paps. Asyong, bukas, bibigyan kita ng ano, ng pera na pambili po ng ano, pambili mo ng pasalubong para sa iyong pamilya. At ito po mga paps, kala ko nagbibiro lang siya, kaya kanina hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Thank you na lang ganun. Sisi, ganun na lang. Ito po yung pambili po ng pasalubong. At ito po natin tinanggihan, kasi mahirap po tanggihan yung mga ano, yung mga Taiwanese. Kasi pag tinanggihan nyo po sila, magtatampo po yung mga yan. Kailangan pag ano, pag yung binigyan ka, tanggapin mo. Ganun po yung ano nila, yung ugali nila. Huwag mo tatanggihan. Kasi pag tinanggihan mo, sa susunod, di ka na nila ano, di ka na nila bibigyan, di ka na nila aalukin ng ganyan, kung anong ano sa inyo, kung anong yung kanilabaw, kanilang kinakain, di ka nila bibigyan. Ganyan po galing ng mga Taiwanese. Kaya pag binigyan ka, na ikaw na nanditong OFW sa Taiwan, pag binigyan ka ng isang Taiwanese, ibig sabihin na gustuhan ka niya. Gusto niya yung pag-ugali mo, gusto kanyang kasama, gusto niya yung pinapakita mo sa kanya. Yan, at yan. Meron po tayo pambili ng kaunting pasalubong para po sa ating pamilya daw. Kung medyo ano tayo mga paps, medyo pangit yung ugali, hindi tayo marunong makisama, kung medyo mayabang po tayo, ang pinapakita natin is kayabangan sa kanila, hindi po nila tayo ano, hindi nila tayo ganito, hindi nila tayo bibigyan ng pambili ng pasalubong, tapos hindi nila tayo pakikisamahan. Ganyan po ugali ng mga Taiwanese, kaya mabait po sila sa mabait, kaya lang pag hindi kanila nagustuhan, bahala ka, hindi kanila tutulungan. Ganyan po ugali na. Tapos pag bago ka dito sa Taiwan, yung first impression nila hanggang last impression na yon, hanggang pag-uwi mo na. Tulad nung nag-isa-isa ako dito mga paps, yung first impression nila sa akin is nagustuhan nila ako, kaya hanggang ngayon yung mga katrabaho ng Taiwanese, okay naman. Wala po tayong nakasagutan, nakasama ng loob. Sa lahat po ay kasundo ko, lahat ko po ay kabiruan po niya sa trabaho. Kung yung mga kapwa ko Pinoy sa akin nayayabangan, itanong niyo po sa mga katrabaho kong Taiwanese kung ano yung ugali ko po sa mga katrabaho ko po. Sila po yung masigit na nakakilala sa akin, kasi almost isang dekada na ako dyan sa aking company. Araw-araw kami magkasama, araw-araw kami yung nagkakausap, nagkakitaan. Kilala na po namin ang bawat isa sa loob ng company. Sa loob ng isang dekada. Ito, tatago natin to. Tapos siguro sa sunod na araw, bago tayo umuwi, bibili po natin ito ng pasalubong. Salamat sa biyaya. Siyempre salamat sa ating katrabahong Taiwanese. Na si Police Colonel Hansel Baratan, si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos niya makausap. Ayan, puro kay Kibuloy po yung balita mga paps. Mga ganun na po tayo. Palambot na po tayo ng munggo. Ayan.
Nahuli na po si Kibuloy na nagtatago. Yan po yung sinasabi ko na nagbabanal-banalan pero demonyo pala. Wala na magre-reklamo dun mga paps kung ano siya kung wala siyang ginawang masama, di ba? Sorry po sa mga member po ng Nicky Buloy kung naisasama natin ngayon sa content. Pasensya na po kayo pero umalis na po kayo sa grupo na yan. Kulto po yan. Pira-pira lang po yan. Palambot na po tayo ng ano ng munggo. Kasi yung mga relihiyon na yun mga paps, mga ano lang yun, pira-pira. Yan po yung magandang negosyo. Yung relihiyon, yung politika, yan po isa sa magandang negosyo. Relihiyon at ano, politika. Kasi sa mga pundo-pundo, mga donasyon. Ang mga biktima, karamihan mula umano sa broken family at nirecruit umano sa Batanginan. Kapalit na pangakong libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation. Even their mothers, they brought their children. Nakakapailing mga paps yung nangyayari ba sa mga nabiktima na yan. Ni-stop. Mga bata po. Ang dami na biktima, pero yun mo, nagsimula noong 1985. Tapos lumaganap hanggang ngayon, nasa 8 million yung members po nila. Tapos, mas lumaganap pa noong napupo si, ano, si Digong, si Duterte. Doon siya naghari. Akala siguro ni, ano, ni Stop is walang ligtas sa ating tunay na Panginoon yung, ano, yung pinagagawa niya. Hindi alam eh, may hangganan. Hanggang ano lang yun, hanggang 6 years lang yung sa presidente. Yung sinabi pa na i-stop yung, ano, yung ABS-CBN. Siyempre, yung kanyang kaibigan is ano, nasa posisyon, kaya nagawa nila na ipasara. Kung hindi siya malakas nun sa nasa posisyon, nasa government, hindi nila mapasara yun. Puro kabulastugan yung pinagawa. Kaya yan ngayon, yung tinatawag na karma. Kaya huwag po tayong gagawa ng mga kalokohan para hindi po tayo makarma. Bawangan lang po tayo, katotohanan na tama lang. Ito, kumukulo na po ito. Nagwawala-wala na. Matagal pa po ito. Siguro mga 2 oras pa. Kasi magpiprito pa po tayo. Yung binaba natin sa ano sa suka magtamag tapos nilagay po natin sa rep. Yan, medyo matagal-tagal pa po itong ating niluluto na ito. Pinapalambot na munggo. Tapos yung tilapia natin, yan, nandiyan lang. Ang gawin po natin, may binabat po tayo doon na labahin. Matagal pa lambot yung munggo na yun, kaya laban muna natin. Yan, bandaw tayo. Sila naman po ito. Ayan, okay na po mga paps. Isang pay na natin at ipangista. Ayan natin. Ayun, pwede na. Off na po natin. Ayan, okay na po mga paps. Ito na po yung ating mantika sa kawali. Mainit na. Magpipritan po tayo ng binabad natin. Yes, sir! Ayan, luto na po ito mga paps. Yung ating tilapia. Ito na po yung last. Yung una. Off na po natin apoy. Magigisa na po tayo ng ano ng ating munggo. Yan, gisa na po tayo. Lahat na natin to kasi mainit na po yan. Binawasan na po natin ng mantika. Tama na. Luya, sibuyas, pawang. Yan, lagyan na po natin si munggong pinalambot. Gusto ko po sa munggo yung sabaw. Nilagdagan po natin sa loto. Ilagyan po natin ng paminta. Tapos
asin. Kunti lang. Okay na yan. Tapos nalagay po natin ng suka para iwas panis. Mga asin din natin maubos. Nalagay po natin ng sabaw. Masarap po ang masabaw. Ayan. Antay po nating kumulo. Tapos ilalagay po natin yung ampalaya. Ayun, kuluan na po. Ayan. Nalagay na po natin yung, ano, yung ampalaya. Pinapaitan na yata ito. Pero po, copies po ito. Ayan, sakto lang yun. Ayan. Lutuin lang po natin yung dahon ng ampalaya. Tapos, pwede na po tayong kumain. Palalasahin natin. Kulit sana to. Pero mas masarap po ito ampalaya. May pait-pait. Takpan po natin ulit. Ayan. Lasahan po natin. Tignan natin kung okay na po yung lasa. Pinalitan na natin yung sandok natin. Tikman natin. Aba, ay masarap. Pero mas masarap siya. Ayos po siya. Okay na. Nakain na po tayo. Pero bago tayo kumain, pray po muna tayo. Ayan, let's eat po. Tikman natin. Kanina kumukulo-kulo natin tinitikman. Masyadong mainit. Ito na hangin na. Kagat-kagat po ng ano, pait-pait. Ang sarap. Mas yung ating ano, binabad. Una subo para po sa inyo lahat. Sakto pala yung gano'n karaming ano, ang palaya mga kaps. Yung bago sa amin, wala bukas pasok. Kapag bago niya, makalatasan agad siya ng ano. Isang buwan. Taiwanese po yun yung bago.